Okay, so we are now on the quarter 3 of our discussion, and the topic is all about quadrilaterals. So what is the meaning of quadrilaterals, or ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng quadrilaterals? It is a two-dimensional shapes that have 4 sides, 4 angles, and 4 vertices. So as you can see on the given picture here, or shape, it has 4 sides. Ayan, yung sides niya. Una itong AB, side AB or segment AB. Sunod itong BC, then DC, then AD. That is the 4 sides. The 4 angles are angle A, angle B, angle C, and angle D. And the 4 vertices is are A, B, C, and D. Okay? So, it is derived from the Latin words quadri, means a variant of 4, and latus, meaning side. So therefore, quadrilaterals came from a Latin words, a variant of 4 sides. So this is the family tree of a quadrilateral. Okay? So first, gawa natin siya ng family tree. Katulad nung ginagawa natin sa science, which is yung family tree, wherein yung root is yung nasa ilalim, di ba? Pag gumagawa kayo ng family tree, yung root is yung nasa ilalim. Siya yung pinakapinuno or ninuno natin. Yung lola or lolo natin. No? So, gagawan din natin yon sa quadrilateral. But, upside down yung mangyayari. Yung quadrilateral is yung nasa top part. Okay? So, that is quadrilateral, yung nasa taas. And then, nagkaroon si quadrilateral ngayon ng tatlong anak. Ano-ano yon? Si trapezoid, si parallelogram, at si kite. So, yung panganay niya is si trapezoid. So, ano ba ang characteristics ni trapezoid? Trapezoid is a quadrilateral with 2 parallel lines. Okay? So, when we say trapezoid, this is how it looks like. Ito po yung itsura ni trapezoid. So, pag sinabi natin trapezoid, meron siyang 1 pair of parallel lines or sides. So, itong side na to, yung upper side, tsaka yung bottom side, sila po yung parallel. But what do we mean by parallel lines? Parallel lines are lines that never meet. So, kahit gano'n natin kahaba pahabain itong lines na to, itong line na to, tsaka ito, they will never meet. Kahit i-extend pa natin yan doon sa pinakadulo or extend natin yan sa magkabilang gilid, never silang mag-meet. So, that is the characteristics of a trapezoid. Meron lang siyang isang pair o isang pares ng parallel lines. Yun yung pinaka characteristics niya. So, next. Si trapezoid naman ngayon, nagkaroon siya ng anak, which is si isosceles trapezoid. So, alam na natin yung characteristics ni trapezoid na meron siyang 1 pair ng parallel lines. So, ano yung kakaiba dito kay isosceles trapezoid? Look at the left and right side niya, or segments. Ito yon, yung nasa magkabilang gilid. Ito. Yan. Tsaka ito. So, these lines are equal. So, kaya nga siya tinawag na isosceles. 1 pair of side is congruent. No? So, itong line na to, itong line na yan, it indicates that they are congruent. What do we mean by congruent? That is equal in measurement. So, yan. Parehas po sila ng sukat. Okay? So, that is the isosceles trapezoid. Next, yung pangalawang anak naman ni quadrilateral is si parallelogram. Ano naman ngayon ang katangian ni parallelogram? It has 2 pairs of parallel lines. So, kung kanina si trapezoid meron lang siyang 1 pair, si parallelogram meron siyang 2 pairs. Okay? So, balikan natin si trapezoid. Ito yung pair ng parallel lines niya. Look at the left and right side niya. Pag in-extend kasi natin yan, mag-meet yung dalawa. Okay? Kaya 1 pair lang yung parallel lines niya. So, next is si parallelogram, which is having 2 pairs of
parallel lines, the upper part or the upper side and the bottom side. The left and the right side are also parallel, no? So kahit gaano natin sila kahaba i-extend, they will never meet. So yun po yung characteristics ni parallelogram. So next, si parallelogram naman nagkaroon din siya ng tatlong anak. So si rhombus, si rectangle, and si square. So ano ba yung characteristics ni rhombus? Of course, makukuha niya yung characteristics ni parallelogram, which is having two pairs of parallel lines. Ano pa yung ibang characteristics ni rhombus maliban sa meron siyang two pairs of parallel lines? Meron din siyang four congruent sides or four equal sides. Ayan, yung line na to nag-i-indicate na pare-parehas ang sukat nila. So, kapag narinig natin dati na may four equal sides, circle agad ang pumapasok sa isip natin. Pero hindi pala yun yung characteristics ng square. Yun pala ay si rhombus. So, kapag may nagtanong sa inyo, kapag tinanong kayo anong klaseng shape yung merong four equal sides, the answer is rhombus. Okay? So, next, another na anak ni parallelogram is si rectangle. So, katulad ni rectangle, ni rhombus, meron din siyang two pairs of parallel lines. Ano pa yung characteristics niya na natatangi? Meron siyang four congruent angles, which is right angle. And right angle consists of 90 degree angle. So, kung titingnan ninyo, may nabuo tayo ditong right angle. Okay? So, it indicates na 90 degree yan. So, kahit isa lang ang mailagay dito na 90 degree, automatic rectangle na po siya. Okay? Huwag lang pong mag-i-equal yung mga sides niya. Ano ang equal sides sa kanya? Yung top and bottom and yung left and right. Okay? So, yun yung katangian ni rectangle. Next, si square. So, si square naman, siya yung paborito, no? Siya yung may pinakamaraming nakuha. Kasi nakuha niya yung characteristics ni rhombus at ni rectangle. Look at the square. Meron siyang four equal sides at meron din siyang four congruent angles, which is 90 degrees. So, maliban doon sa two pairs of parallel lines, ayan, kahit extend natin yan, they will never meet. Meron din siyang four equal sides and four equal angles. So, yun yung characteristics ni square. So, tatandaan, kapag square dapat, ang characteristics ay four equal sides and four equal angle. Next. So, ang last na naging anak ni quadrilateral is si kite. Si kite naman, wala siyang parallel sides, no? So, wala rin siyang anak. Hindi rin siya nagkaroon na ng anak. So, look at the given kite, no parallel sides. Kasi ito, kapag in-extend natin, ayan, nag-meet sila. Same as with this line, ayan, nag-meet talaga sila, no? So, kaya wala siyang parallel lines. So, pero ano ba ang distinction or characteristics ni kite? It has two adjacent sides, no, or lines. So, this is the adjacent side. So, itong nasa taas, tsaka itong nasa baba. Next. So, let's elaborate parallelogram. Let's focus on parallelogram first. So, yung nasa gitnang anak kanina. Parallelogram is a quadrilateral with two pairs of parallel sides. As I have said kanina, ayan yung unang pair ng parallel lines or sides. And then, ito naman yung pangalawang pair ng parallel sides. Okay? Next, properties of parallelogram. Letter A, each diagonal bisects the parallelogram into two congruent triangles. When we put a diagonal po is itong red lines, no? Or red line. Ayan, from letter D to V, hinati, no? So, ang sabi dyan, each diagonal bisects the parallelogram into two congruent triangles. Look at the given, yung DOVE, nahati natin siya sa dalawang equal na
triangle. So the first triangle is DEV, triangle DEV, and the other one is VOD. Nakikita? Yes. Another one. Ayan, nahati din siya from, ito kanina, from DTV, ngayon naman from E to O. Meron din siyang two congruent triangles na na-form. Next, the diagonals bisect each other. So, itong diagonal na to, hinati niya yung another diagonal. So, that is the meaning of that diagonals bisect each other. And the letter K here is the midpoint or yung mid kung saan sila nag-meet yung dalawang diagonals. The opposite sides are congruent. So the first side is DO, the other side is EV, and they are congruent. Okay, another line or side is side DE. The other side is OV, and they are congruent. Tandaan po ha, yung mga lines na yan, it indicates na congruent sila or equal in measurement. So, itong dalawas, equal sila. Okay? Letter D, the opposite angles are congruent. So, angle D is congruent to angle V. Bakit? Kasi opposite angles yan sila. The opposite angle of angle D is angle V. So, pag magkatapat, opposite sila. And they are congruent. Another one is the consecutive angles are supplementary. Ano yung tinutukoy natin na consecutive angles? For example, yung angle V. Ang consecutive angles niya is or ang consecutive angle niya is si letter E. Pero hindi lang si letter E yung pwedeng maging consecutive angle niya. Pwede ding si angle O. Okay? So what do we mean by supplementary naman? Supplementary are angles that form 180 degrees. So, pag pinagsama daw natin yung angle V at angle E, makakabuo tayo ng 180 degrees. So, pag pinagsama natin yung angle V at angle O, makakabuo din tayo ng 180 degrees. So, look at this one. Ayan, angle E and angle D. Pag pinagsama natin silang dalawa, makakabuo tayo ng 180 degrees. Another example, or example natin from the previous properties, given the diagonals of a parallelogram CUTE intersect at G. So, meron tayo dito ang given. If CU daw po is 8 cm, ayun, yung CU, no? And CE is 5 cm, how long are sides ET and UT? Hindi ko na itago, no? So, as we have mentioned kanina, the opposite sides are congruent. So, if yung side CU daw ay 8 cm, ano ba yung opposite side niya? That is ET, no? So, kung 8 cm yung sukat ni CU, anong sukat ni ET? 8 cm din po. Same as with side CE. Etong side CE na to or line CE na to, ang sukat niya is 5 cm. So, yung sukat din ni UT ay dapat 5 cm. Okay? Next, another one. If EG is 6 cm and CG is 5.5 cm, how long are the diagonals EU and CT? So, lagay natin yung mga values nila. So, if EG daw is 6 cm, ito, E papunta kay G, that is 6 cm, and C papunta kay G is 5.5 cm, how long are the diagonals EU tsaka CT? So, since they are equal, no, congruent po yung sukat ni EG kay UG. Okay? So, kung anong sukat ni EG, dapat sukat din ni UG. So, kung 6 cm si EG, 6 cm din po si UG. So, pag pinagsama natin yung dalawa, they will form 12 cm. How about CT? Kapag naman po kay CT, CG, 5.5, same as dapat kay TG, which is 5.5 din. So, pag pinagsama natin silang dalawa, 5.5 plus 5.5,
The answer is 11. So, 11 centimeter yung sukat ni City. Nakuha po? And they will never be the same. Okay? Hindi po dapat magpapares or magiging parehas ang sukat nila. Look, yung isa 12, yung isa 11. Okay? Oh, another one. Find the value of x and y for which MATH is a parallelogram. May nakalabas. Okay. So, MATH. Oh, kung saan ka nag-start, dapat dun ka susunod, no? So, M papunta kay A, papunta kay T, papunta kay H. Okay? So, yun yung sequence niya. So, let's say that HJ, asan na siya? HJ, ayan. HJ is equal to AJ. Diba? Katulad nung ginawa natin kanina. Pero yung kanina kasi, meron tayong given na sukat agad. Dito kasi, wala pa. Meron lang tayong given na problem. So, HJ is equal to AJ. So, that is the working equation natin. So, tatandaan, kung hindi ka marunong gumawa ng working equation, hindi mo siya masosolve. Kaya, dapat tatandaan mo kung ano yung mga properties niya. So, HJ, again, is equal to AJ. So, ayan na po yun. HJ equals AJ. Next, apply mo lang po, substitute mo yung given values. Ano ba yung value ni HJ? 3x. Okay? Ano naman ang value ni AJ? 6x minus 12. So, isi-simplify na lang po natin yan. Next is 12 is equal to 6x minus 3x. So, yung ginawa ko, ang nilipat ko is yung 3x para hindi na magkakaroon ng negative sign. Okay? So, 6x minus 3x, tapos tinranspose ko yung negative 12 to the left side. So, it will become 12 is equal to 6x minus 3x. So, next is, subtract natin sila. 6x minus 3x, 3x. So, since meron pa tayong 3 dito sa given na variable natin, i-divide natin siya both sides. So, divide natin 3x over 3 is equal to 12 over 3 and that is 4. So, the value of x is 4. Next. Ayan. So, hj po kanina is 3x. Okay? So, ayan, 3x. Ayan. I-substitute natin ngayon yung value ng x na nakuha natin, which is 4. So, 3 times 4 is equal to 12. So, HJ is equal to 3X, ayan, 12. AJ naman po, 6X minus 12. So, i-substitute natin yung given value ng X, which is 6 times 4 is 24. 24 minus 12 is 12. So, equal na ngayon yung sukat nila. 12 and 12. And when you add them, the answer will be 24. Next tayo. Kay MJ at kay TJ. So, MJ is equal to TJ as what we have done kanina sa example natin, yung nauna. So, MJ is 8 plus 2 and TJ is 2y plus 8. So, next. Apply ulit natin, simplify natin, transpose natin yung 2y from right side to the left side, and yung 2, dalhin natin siya sa right side. Transpose po natin para magkasama yung mga magkakamuka, okay, or yung like terms. Next, so 8 minus 2 is 6, so naging 6y na siya, is equal to 8 minus 2 ulit is 6. So, divide natin sila both sides by 6, so it will become 1. No? Y is equal to 1. So, the value of y is 1. Substitute natin ngayon yung value ng y as 1. Sa MJ, 8y plus 2. 8 times 1 is 8. 8 pa rin naman po. Plus 2 is 10. And yung kay TJ naman kanina, 2y plus 8 is equal to 10. So, 2 times 1 plus 8 is 10. So, yung sukat ni MJ ay 10. Sukat din ni TJ ay 10. So, when you add them, you will get 20. So, kanina, ang sukat nito ay 24. No? 12 and 12. Ngayon naman, ito, 10 and 10. Another example is, find the value of x and y for which MATH is a parallelogram. So, parallelogram daw po si
given example natin. So, hanapin natin ngayon yung value ng x and y. Pero, wala naman tayong value ng x. So, kaya y na lang ang hanapin natin. So, kanina, we have discussed that the opposite side are congruent. Okay? So, mh is equal to at. Okay? So, yun yung magiging working equation mo. Tandaan, kailangan marunong gumawa ng working equation para ma-solve mo yung problem. So, lagay natin yung values niya. 9y minus 6 is equal to 5y plus 18. So, ayan. So, ayan yung mga given natin. Sinubstitute lang natin kung ano yung mga values. Next. Simplify na natin. Transpose natin yung 5y to the left side. It will become negative 5y. Transpose din natin yung negative 6 to the right side. It will become positive 6. So, subtract na natin or i-add na natin yung mga natira. So, 9y minus 5y is 4y. 18 plus 6 is 24. So, since meron pa tayong given na value ng variable dito na mas mataas sa 1, divide natin siya sa 4. So, kung ano yung value ng ano mo, nung variable mo, yun yung ipandi-divide mo. So, divide both sides by 4. So, it will become y is equal to 6. 24 divided by 4 is 6. So, when you substitute the given value, it will become 9 times 6. Asan na? Ay, wala. Walang nakalagay. So, yun lang naman ang hinahanap kasi. No? Sabi dyan, find the value of x and y for which th is a parallelogram. So, kung hindi hinihingi yung value ng sides, no need to write. Okay? Kung ano lang yung hinahanap. So, since find the value of y lang naman, so we found out that y is equal to 6. Pero kung iti-check natin yan, 9 times 6 is 54. 54 minus 6 is 48. Okay? So, 5 times y is 5 times 6, so 30. 30 plus 18 is 48. So, they are equal. Okay? So, find the value of x and y in a parallelogram CURE. O, ayan. Find the value of x and y ulit. Pero, wala namang value ng x. So, kaya, y lang ang hahanapin natin. See? So, ang meron tayo is angle. Nasa loob po. Pag nasa labas, side. Okay? Pag nasa loob, angle. Para di kayo malito. So, meron tayo dito. C, angle C is 5y minus 15 degrees. And angle R is 3y plus 45 degrees. So, ano ba yung sabi kanina dun sa properties? That angle C is equal to angle R. Bakit? Opposite angles are congruent or equal in measure. So, therefore, we can say that angle C is equal to angle R. So, ito yung magiging working equation natin. So, substitute lang natin yung values. Yung value ng C is 5y minus 15 and yung R naman is 3y plus 45. So, simplify natin. Pagsamahin natin yung magkakamuka or yung like terms. So, 5y minus 3y is 2y and 45 plus 15 is 60. So, since meron tayong given na value dito na 2, divide natin siya both sides by 2. So, the answer is 30. So, the value of y is 30. Okay? So, alam na natin that the value of y is 30. Pero, ano nga ba yung value nung angle? And let's see if they are congruent. Wala pala. So, sige. Since y nga lang yung hinahanap din na nilagay yung solution. So, let's check na lang ng mano-mano. So, 5y, 5 times 30 is 150. No? So, 150 minus 15 is 135. So, 3 times 3 is 90 or 30 is 90. So, 90 plus 45 is 135. So, parehas sila ng sukat, no? Equal sila. Another one, find the value of x and y in parallelogram CURE. So, parehas pa rin ng given na figure, pero magkaiba na ngayon ng sukat. So, yung angle C daw is 3x plus 5 degrees, yung angle U is 2x, and yung angle R is
y degree, no? So, unahin natin itong C and U. Since sila yung may parehas na variable, huwag mong pagsamahin yung dalawa kasi hindi naman sila parehas ng variable. Ito ay X, ito ay Y, no? So, mahirapan ka lang. So, angle C plus angle U is equal to 180. So, paano po nangyari yon? Ang sabi kanina sa properties natin that the consecutive angles are supplementary. So, ibig sabihin, yung angle C at angle U, consecutive angles sila. So, pag pinagsama daw natin silang dalawa, they will be form 180 degrees. So, ito yung magiging working equation natin. Angle C plus angle U is equal to 180. Huwag mong kakalimutan yung 180. Yan yung magsasolva sa'yo. So, substitute natin yung given na values, 3x plus 5 plus 2x. 3x plus 5 is the value of the C, 2x is the value of U. So, that is 3x plus 5 plus 2x is equal to 180. So, simplify natin, this will become 5x, no? So, since 3 plus 2 is 5, and transpose natin yung 5 sa kabila, it will become negative 5. So, 5x is equal to 180 minus 5 is 175. Divide both sides by 5. So, we will get 35. So, 35 is the value of x. So, para malaman natin ngayon kung ano ang value ng C, substitute natin yung value ng x. Angle C is equal to 3 times 35 plus 5. Saan galing yung 35? Yung value ng x. Okay? Ayan. So, next. Simplify na natin. Angle C will become 3 times 35 is 105 plus 5 is 110. So, ano nga ulit yung concept natin kanina or yung property? That the opposite angles are congruent. So, if angle C is 110 degrees, angle, bakit Y? Angle R is 110 degrees po. No? So, angle R is 110 degrees and Y is also 110 degrees. Kaya siguro Y yan. Pero angle R yan. Next, so paano natin malalaman ngayon yung value ni E? Okay, or ni R, ni U. So, pwede mong i-substitute yung value ni U. Ni X rather. 2 times X, which is 35. So, 2 times 35 is 70. Pero paano mo malalaman kung hindi mo gagamitan nito? Or ito, katulad nito, si letter E. Wala naman siyang equation or expression na magsasabi kung anong value niya. So, what you're going to do is to subtract 110 to 180. Okay? So, this will become 180 minus 110. Bakit mo siya ima-minus? Kasi ang consecutive angles ay 180. At ano ang katabi niyang angle? 110. Kung 110 to, ilan yung kulang nito para maging 180? So, para mas madali mo makuha, 180 minus 110 is 70. So, that is the measurement of angle E. So, angle E is 70 degrees. Okay?